Rame-rame. Lare-rame. Hai Pogi. Ingat itu, Pogi. So, ito na nga, guys. Hoy! Hello, what's up? What's up, guys? So, ngayon ay pupunta kami sa taas. Pupuntahan namin yung mga ibon kasi magkakaroon tayo ng ibon update. Alam ko, miss na miss nyo na ang pag-update namin ng mga ibon. So, for today's vlog, bibigyan ko kayo na namin kayo ng mga ayan, sandali. Ah, sobrang liwanag. Ayan, bibigyan ko kayo na what's inside the cage. What? Ano ba? Ano? What are... Ulit. Ulit, ulit. Okay. What are the essentials? O, Tagalog na nga lang. Ano-ano ba yung mga dapat nasa loob ng cage ng bird box? Bird box. Bird box. Ay, ng bird. Okay, ano-ano ba yung mga essentials na dapat nandoon sa cage ng mga ibon? So, come on, sundan nyo ako. Bilis! Akyat tayo, ha? Tum-turum-tum-tum. Daddy, bilisan mo. Ayun eh, andyan na siya. Kailangan na natin magmadali. Ano yung dalawa? Akyat. Hi ka muna. Saan ka ba? Tatago. Okay. Ano yung dalawa? Sana, dito na tayo sa taas. Oh, nagliliparan sila. Ganyan yung mga yan. Pag alam nila na nandito na kami, ayan sila. Ganyan sila. So, pasok tayo sa loob. Parang kanina, binigyan namin sila ng carrots and pechay. So ngayon, mag-aayos muna kami. Tapos, pakita namin sa inyo. Okay. Hi guys! Ulit, what's up? So, nandito na tayo ngayon sa taas. And as I was saying kanina, what's inside the box? Okay, so ano-ano nga ba yung mga essentials na dapat nandoon sa cage o nasa aviary ng isang lovebird? So kung tayo ay mag-aalaga ng mga ibon, whether it's sa lovebird or kung anong klaseng ibon pa yung alaga nyo, we should know kung ano-ano ba yung mga essentials na meron dapat tayo. Kasi hindi lang yan basta, ay gusto ko lang kasi maganda, ay kasi ang cute nila. So, dapat alam natin kung ano yung mga dapat natin i-prepare. Ano-ano yung mga dapat na meron tayo. Kasi, yung mga ibon na yan, diba? Yung mga inaalagaan natin yan, meron din silang kailangan. Parang ikaw, may kailangan ka, diba? Okay. So, are you ready, guys? So, number one, of course, kailangan natin ng mga tinatawag na bird seeds. Number one, kasi yan yung kanilang pagkain. So, meron kaming mga binili na binibili na mga pagkain for our birds. So, ano to? Actually, ito ay tatlong klase lang sa iilan lang ng mga kinakain ng mga ibon. We have here, ito, itong unang-una na to, ayan. Ang tawag dyan ay oat groat. So, ang itsura nito ay parang bigas, parang palay, ganun siya. Oat groat. Maganda to pag natuka nila, parang bulaklak. Nakabuka. And, we also have, ito naman, canary. Ayan, canary naman itong isa na to. At itong mapula na to,
ito yung red millet. So, meron kayong isa pang choice ng millet, yung tinatawag na white millet. Pero itong binili namin na to is red. Para medyo, ano naman, kasi yung canary and oat, medyo pareho na sila ng color. Yung white millet, parang gano'n din. So, para maiba naman. So, imimix lang namin yan. Hindi siya yung puro ito, puro yung oat, puro yung canary. So, kinocombine namin yan. And then, saka natin inalalagay dun sa kanilang lagayan. And of course, kailangan na din nila ng calcium. Alam nyo ba, yung mga ibon na yan, kailangan din nila ng calcium. So, ano yung source of calcium nila? Ito ay ang tirin! Ito ay tinatawag na cattle bone. Yan. So, itong laki na to, kala nyo ba, hindi nila to kayang ubusin. No? Ubusin na yan. At matik yan, na talagang pag nandun sa loob ng cage nila, nauubos nila at kinakain nila. Ito, para saan ba to? Ito yung kanilang source of calcium. Kasi, bakit nila kailangan ng cattle bone? Ito kasing mga ibon na to, syempre, pagka magka-flat, especially kapag ka magka-pares, pagka yan ay nangitlog, ito yung cattle bone, nakakatulong yan para yung mga eggs, eggshell, ng kaninang mga itlog, yan, magiging itlog, hindi mabilis mabasag. Kasi, yun yung mga nagiging dahilan kaya minsan nababasag kaagad yung mga itlog eh. So, para kumapal yung mga shells. Para sa atin, yung buto natin, kaya nga tayo minum ng gatas para tumibay yung buto natin, diba? Fun fact. Actually, pagka mag-aalaga kayo ng mga ibon, hindi kayo naman mahihirapan kasi mabilis lang din na maghanap ng mga pagkain nila. And, isa pa, aray, para napuwing. Aray ko. So, isa pa, murang-mura lang. Alam nyo ba, itong 1 kilo of canary and oat growth ay 60 pesos lang. Ang kilo. Yan. So, depende na lang din kasi minsan sa dami ng alaga mo kung yung isang kilo ay hanggang kailan. So, since kami ay more than 20 na, nasa 30s na ata itong alaga namin, itong mga isang kilo ng oat, isang kilo ng matagal pa rin naman, pero siguro kung kayo ay isang pair lang meron, mas matagal. Yung red millet ang medyo mura. Kasi, nasa lang yan eh. 40 to 45 pesos. Ayan. At itong cattle bone, yung cattle bone kasi depende sa size. Pero itong nakuha namin na to, ang halaga nito ay, yan, may presyo. 50 pesos. Naka-mirror. Ayan, 50 pesos lang to. Pero meron talaga yung malalaki. Yan, may mga malalaki pa dito talaga. 90 pesos. Ayan, 80 pesos. Depende talaga sa laki ng cattle bone na magbibili niya. Guys, nest box, 150 lang. Ayan. Pamay na lang po. Dayami, 25 pesos. Pamay na lang po. Okay. So, ayun na, guys. And of course, kailangan may tubig. So, pwede na kayong bumili ng mga ganitong yung mga lagayan na ganito. So, pag ganyan yung tsura niya kasi dito sila natuka. Pero kung gusto niyo naman ng pagbumili, meron din kaming nag-improvise na lang kami. Alam niyo yung mga mineral water? Ayan. So, kinat na lang namin yon, tapos ganito na lang. Para meron. So, yung tubig kailangan nila. Kala niyo lang kasi na yung mga ibon ay hindi umiinom. So, kala niyo lang yun. Pero umiinom din sila. And, aside from that, naliligo din sila. So, kailangan may tubig dun sa loob ng kanilang cage kasi naliligo din sila. Pero pwede niya rin silang paliguan. Kaya meron kami sprayer pagka pinapaliguan namin sila. Tapos, everyday ang palit. Guys, hindi pwedeng yung ngayon ka naglagay tapos sa susunod ka na ulit magpapalit. Kasi, isa pa yung dahilan kung bakit yung mga ibon ay nagtatae. Kasi, nadudumihan yung tubig, di ba? Parang kaya pag madaming tubig yung ininom natin, di ba? Nag-LBM tayo, nagpupurbo. So, yung mga ibon, hygienic din yan. Yung mga pinag-inuman nila na tubig, tapos pinagliguan nila, ayaw na nilang yan inumin. Kaya kailangan bago na ulit.
ulit. Kaya, di ba, sabi ko nga, naliligo yung mga yan. Ayaw na nila yung pinagliguan nila. Kaya kailangan palitan ng bago. Okay? So, galing ng mga ibon, di ba? Kayo, kapag ka nag-alaga kayo ng mga ibon, makikita niyo rin yan, ma-o-observe niyo sa kanila. Okay, another thing na dapat meron sa loob ng kanila cage ay meron dapat uling. Yung uling, bakit may uling? Kasi itong uling na to, kinakain nila to kapag sila ay nagtatay. So meron kaming video, natitignan niyo na lang po ito. Ayun, na ginawa kasi meron kaming naging ibon na nagtay. Nakakatulong to sa kanila para ano yun, umayos ang kanilang digestive system. Okay, another thing. Tandaan nyo yun ha. So, kailangan na ano to? Buhangin. Yes, tama kayo nang nakita at tama kayo nang narinig. Buhangin. Alam nyo ba na gusto-gusto ng mga ibon ang buhangin? Kaya hindi pwede na wala silang buhangin sa kanilang cage. Especially kapag sila ay tapos na kumain. Para saan yung buhangin? Oh, gulat kayo, no? Ay, sorry. Iba na yung salita. So, ito, itong buhangin na to, isa sa mga kailangan ng mga ibon sa kanilang pagkain. Kasi, kumakain sila ng birdseed, gulay, mga balat na prutas, etc. Then, sasamahan nila ng pagkain ng mga buhangin. Ay, buhangin. Sand. Dolomite, di pwede. So, sand. So, gagawin nila, kakainin nila yung mga seeds, di ba? Pupunta sa tiyan nila. Then, kakain sila ng buhangin. Then, pagdating sa tiyan nila, yung sa tiyan nila, dun gagawin yung process ng pag-grind or ng pagdurog na pagkain. Kasi, wala silang ngipin. Walang ngipin yung mga ibon. Kasi tayo, mga tao, pagkakain natin ng pagkain, ginagrind natin gamit yung ngipin, then madudurog, then saka pumunta sa stomach. Ngayon sa mga ibon, ang proseso sa kanila sa pagdurog ng pagkain is sa tiyan, no? Kaya tawag na gizzard. Sa tiyan ginagawa yung ano, yung pagdurog ng pagkain. Okay, so mapasin kayo na yung mga ibon, kahit mga ibong galak, no? Pumupunta sa ano, sa mga lupa-lupa, then may pinutuka. No, kala mo may mga tinutukang uod, pero ano yun, mga buha-buhangin, mga bato-bato. Para makatulong sa digestion nila. Okay? Para ma-grind yung pagkain. Okay? Tandaan yan, ha? Aha! O, diba? So, guys, ganun lang kasimple ang mga dapat nasa loob ng sa loob ng kanilang cage. So, we hope na may natutunan kayo kung kayo ay gustong mag-alaga ng mga ibon. Those are the things na dapat nandoon sa loob ng kanilang cage. So, kung meron kayong gustong itanong pa, just write it sa comment section, di ba? And we are willing to help, especially sa mga gusto talaga, mga bago pa lang sa pag-aalaga ng mga ibon. Ito ang aming special baby. Subscribe po kaya. Sabihin mo nga baby, subscribe. Yan. Kasi ano siya, parang premature baby po namin. Pero 1 month na yan, 1 month old. Sabihin mo nga baby, subscribe. Bye-bye. God bless. Babay na kayo. Bilis. Babay na. Look at them. Kung ganyan po sila kahaharod. Nasaan pa yung iba? Hi kayo. Hi. Bilis. Hi kayo. Hi. Bye-bye! Papakita ng ilas pa rin. Bye-bye ka na. Bye-bye! Bye-bye!
celebrate sa mga babies. Hi! Hello! Bonus video na to ah. Yung pinapakita ko yung mga anak. Ginagawa niyong dalawa dyan. Napasuksok. Hi!